Hello guys, I'm here. Meron po akong isang short video para sa lahat po ng isang katulad ko na nasa abroad o FW, naninirahan sa abroad. Kahit po sa Pilipinas, all over the world. Tunghayan po natin ang aking munting kwento. Ito po. Ang sabi ng iba, kapag nasa abroad ka na, masaya ka dahil lahat meron ka. Dahil lahat nabibili mo ang gusto mo. Lahat nakukuha mo ang gusto mo. Pero ang totoo po, kahit po kami nandito sa abroad, kami pong mga nasa abroad at mga nasa ibang lugar na nangangamuhan, like OFW, kahit ano pong trabaho meron, sinusugod po namin. At isa po ako dating OFW for 7 years in Hong Kong. Kaya po, sanay ako sa hirap at alam ko po kung anong meron pinagdadaanan ang isang OFW. Ito po ay isinishare ko para sa kanila. Pagkising sa umaga, wala pang almusal. At kailangan sa amo ka agad magpo-focus. Kaya sanay po ako sa lahat ng kahit na anong trabaho. Wala po akong pinipiling trabaho kasi marami po akong napagdaan ng hirap bago ako nakalagay sa ganitong posisyon. Kaya samahan niyo ko at para ma-share ko kung anong buhay namin sa ibang bansa na walang pamilya, walang kasama sa bahay, na kami po lahat ang gumagawa ng aming mga gawain bahay at pwera pa po yung trabaho namin sa labas. Let's join me. Mag-ayos muna ako ng bed ng aking mga anak. Ayan, ganito lang po. Pagising mo, hindi ka pa nag-aalmusal. Magliligpit ka na. Mag-aayos ka na ng mga higaan nila. Yung mga damit na nakakalat, aayusin mo. Liligpitin mo. Ayan. Dito tayo. Ayan. Ganyan po ang buhay ng OFW. At buhay ko. Samahan niyo ako sa ibaba at magpawashing tayo. Diba? Di ba ho ako nag-aalmusal? Pagkising ko po, nakaharap na po ako sa aking mga gawaing bahay. Kasi po, ako po rito ang amo, ako ang katulong, ako po lahat! Alam niyo yun? Nung nasa Hong Kong ako, at kahit ngayon nandito ako, wala pong nagbago sa buhay ko bilang isang naging domestic helper din. Minsan nga naiisip ko, mas masarap pa rin ang buhay sa Pilipinas kasi may pamilya ka, may kasama ka, yung kahit wala kang pera, kahit yung lang ang pagkain mo, yung salo-salo kayo. Kaya tingnan nyo, ako o, di ba? Bitbit ko, labahan. Dito tayo, maglalaba. Bago po ako pumasok, ganito po ang ginagawa ko sa trabaho ko. Bago po ako pumasok sa trabaho ko, bitbit muna. Lagyan natin yan sa washing, sa dryer. Pangit yung weather sa labas, magsasampay ako dito sa loob. Everyday po, ganito ang ginagawa ko. Bago ako papasok sa aking main work. Here! Laba pang work. Ayan, samahan niyo. Ito po ang buhay namin sa abroad. Every morning, bago po ako pumapasok, actually, naka-ano na ako. Nakaready na po ako, going to my work. Pero dahil, para pag-uwi ko mamaya, mabawasan ang aking ligpitin, hanggang mamayang gabi, walang katapusan po kami may ligpitin. Ito po ang buhay namin, dito sa abroad. Hindi po masarap. Masarap dahil, sinasabi nila, kumikita ka ng pera. Pero po, ang totoo niyan, kahit kumikita kami ng pera, pinaghihirapan po namin. Kasi po, ang buhay namin dito, marami kami binabayaran, kumakain din po kami, bawal po ang tamad sa ibang bansa. Kasi po, kung tamad ka at puro asa, wala pong mangyayari sa ating buhay. Kaya po, kailangan kikilos po tayo kahit sa anong paraan ng ating makakaya. Kaya ako ang payo ko lang sa mga nasa Pilipinas na mahal natin sa buhay, kapamilya, kaibigan. Dapat naman po, suportahan nyo kaming mga nasa abroad dahil po, kahit anong hirap ang aming pinagdadaanan, para sa lahat po ang ginagawa namin para sa pamilya, kaibigan na aming mahal. Kung sana po, hindi namin nagagampanan yung ibang pangangailangan nyo, sana po unawain nyo rin kami na marami rin kaming pangangailangan dito. At lalo-lalo na po, nag-iisa ang aming katawan. Hindi ko po nilalahat,
Hindi ko po ako nag-judge. Kasi po, yung ibinipoise out ko lang din yung nangyayari sa akin. Yung I have a lot of pain, I have a lot of sacrifice, I have a lot of, yung kahit na marami akong perang naubos dahil sa aking pagbibigay. Pero yung pagmamahal ko, nandito yung lungkot, nandito bilang isang nasa abroad na nakatira. Like OFW, mas mahirap po sa kanila kasi po, sila talaga halos walang tulog, puyat sa mga amo, sa mga alaga, na talagang super doble sa pagod ko. Kasi ako, kahit nagtatrabaho ko sa labas, pag uwi ko, pag gusto ko umupo, pag gusto ko kumilos, pwede. Pero kailangan kong kumilos, kundi matatambakan ako ng trabaho. Kaya sana naman po, unawain natin sila, bigyan natin sila ng pagmamahal, kamustahin natin sila. May padalaman o wala tayong maibigay sa kanila, o wala silang maibigay sa atin. Sana po, isang kamusta lang kung sila po ba'y nalulungkot, nasasaktan, may nararamdaman. Yung po ay isang malaking tulong para sa kanila ay mabigyan sila ng lakas na alam nilang hindi nyo sila nakakalimutan, na hindi lang kailangan ng pera, kundi buong pagmamahal, pagsusuporta. Kasi po, ang suporta ninyong pagmamahal sa amin, yun po ang nagpapalakas ng aming mga katawan at pag-iisip. At nagkakaroon kami lalo ng inspirasyon bilang isang tagapaghanap buhay ng isang buong pamilya. Sana po, sa ganitong paraan, meron po isa sa inyong magising na ang buhay natin ay hindi dapat natin sinasayang kahit sa anong paraan, kahit sa anong trabaho, kahit anong paraan, basta legal. Makakamit mo ang gusto mo sa buhay. Sipag at tiyaga, panalangin sa Panginoon Diyos, lahat po tayo ay may pag-asa. At diyan po nagtatapos ang aking kwento bilang isang naging OFW at natatira dito sa Netherlands. Kaya I'm too proud to be OFW at naninirahan sa ibang bansa. But I still love my country, the Philippines, the people, my family, my man that I always love so much. I wish na makauwi na ako. Kasi lahat yata nakuha ko na, ang hindi ko lang nakukuha, yung makasama ko ang aking nag-iisang ina, pamilya, kaibigan na laging nandyan sa aking tabi. Maraming lungkot sa buhay, pero laging lumalaban at nagiging masaya at nawawala ang lungkot sa isang ngiti ng isang ina, magulang, kapatid at kaibigan na sumusuport. Maraming salamat po at God bless you all. Bye! At ito po ang helper ko. Kaya kahit hindi na ako magugas, crushing, mamadali. Yan. Pag-lipit ko, kailangan ko mag-lipit bago ako mag-board. Para pag-uwi ko, wala na ako masyadong gagawin. Konti na lang. Yan po, bago ako magpunta sa aking trabaho. Yan po ang ginagawa ko every morning. Pero pa po yung ginagawa ko sa gabi. Bago ako matulog. Mas na ako sa kusina, dito naman tayo maglilipit sa sala. Sinuwerte, may natirang ulam. O, diba? Ganyan po kami magtipid para ang aming pamilya sa Pilipinas mabigyan namin ng sapat ng kanilang pangangailangan. Ayan, para may mainit tayo, laman sa sikmura, mag-noodles, diba? At magkabay, diba? Wala na sosyalan. Sponsor kaya ng ganito ang buhay sa Pilipinas. Kaya, guys, let's eat! Enjoy your day at mahalin natin ang bawat isa. Bye-bye! I wanna enjoy my food before I go to work. See you!